What's up guys, welcome to Mr. Capitanius Vlog. So ngayon i-introduce natin yung GPS XN100 ni Miss Beverly. Pinakustom sa PT Motor. So, mapapansin nyo, ibang-iba na talaga siya yung itsura. Ang unang ginawa namin dyan is siyempre yung gulong. And in size, 90 by 100 na Fuji tire, motocross, may spikes. Pinaikli natin yung tawag dito? Yung board sa likod. So, nalalagyan pa rin siya ng upuan guys. Tapos kung natapasan din natin yung upuan. Kasi nyo, yung tapas ng upuan. Yung pakabit kami ng ammo box kay Boogeyman, Osroel Relente, Imus. And also the skid plate. Tsaka naka bullet pipe din siya. So, maraming nagtatanong, hindi ba nahuhuli yan sa bullet pipe niya kasi maingay? So, ilang beses na po kami na checkpoint pero never po nasita yung muffler niya. Laging tanong lang po is yung kung anong motor, akala nila i-bite minsan. Takda natin yung fork na to. So, ano nangyari? Gusto namin mapalitan ng mas malapad siya kasi magaan nga yung harap niya. So, ang ginawa namin is kumuha kami ng fork ng Rusi Mojo. Pakita natin yung picture. Pan! Ito yung Rusi Mojo. Kinuha namin yung fork na malapad, na inverted fork. Upside down fork, USD. Maraming tawag dyan. Tapos ano rin, naka dual headlights, LED, high and low, yellow, white. Sobrang lakas sa gabi. Tapos yung busina, yung pa rin, stock. Tapos yung ano niya, yung headlight bracket is pagawa din kay Boss Roel Boogeyman. Kasi malaki yung fork natin, walang cash. Mahirap maghanap ng headlight bracket niya. Tsaka mas matibay ito. Naka bullet signal light na maliit. Also, yung black speedometer. Tapos naka fat bar din tayo. Convert natin ang fat bar para mas maganda. Naka disc brakes para mas malakas yung freno. Okay guys, ito. Pakita ko sa inyo yung disc brake. Kasi dapat si Exilis magaan. Kailangan nyo lang kasi automatic siya. Walang cambio. Kailangan natin ng magaan na parts. Nilagyan natin siya ng XRM hub, lighten hub, lighten disc, disc brake ng Mio. Ito yung mga conversion na ginawa. Stock rim, kung may nagtatanong, stock rim po yan. Hindi po kami nagpalit na rims. Stock 16s, nilagyan lang namin ng 90 by 100 na Fuji tire. Taillight, round taillight. Classic para sabayan natin ang bullet. Maraming sasabi, hindi daw siya nakikita. Hindi pa naman tapos, ilalabas natin. Palakas din tayo ng kuryente kasi si XN wala po tayong battery. Medyo nahihirapan tayo sa gamit kasi pakahina. Pakahina ng mga ilaw niya, signal lights. Yan talaga issue sa XN na standard. Yung premium, walang issue sa ilaw kasi may battery na siya na electric start. Si Boss Vic, shoutout kay Boss Vic na nagkapit ng capacitor kay XN. So, malalakas ang ilaw niya kahit sabay-sabay. Power ng ilaw, nag-distribute lahat. Shoutout kay Boss Vic. Tsaka nga pala sa power tuner patch. Power tuner patch na nagkabit si Boss Roy ng Autobuy. Thank you po. Tsaka sa EGV oil. Smooth yung takbo. Mas maganda yung hata. Ito yung switches nung ano. Nagawa kami ng switch ng high and low ng headlight namin. Nilinya namin sa capacitor kasi pinupunte yung LED kapag rect ang makina yung power dito. So nagawa kami ng bagong switch para dun kunin sa capacitor. Pati din yung sa running LED light dito. Ito yun. Pwede ba? Mga bata? So guys, papakita ko sa inyo. Ito
standard ko, walang electric start. So, kailangan natin sipahan. So, ito nga pala yung ano niya, yung ignition switch. Ilagay ko dito, ako na lang nagkawa. Pospik ng hazard. Shoutout kay Pospik. So yung hazard po is hindi pa lang na ISO switch pero re-relocate po natin yun. Yung headlights which is high and low. High and low, yellow and white. So, malakas po yun sa gabi. Baka yung sound check. Hanggang dito na lang. Update ko kayo next time. Hit like and subscribe. Tap po kayo sa group. Bisita din po kayo. Makakabili din po tayo ng mga classic parts. Murang-mura. P3 Moto. Palike po sa Facebook. Thank you.